Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito po muli ang ating palatuntunang CMN Special Angelpreneur. At ako pong muli, naku, palagi ko nakakalimutan magpakilala, si Father Francis Lucas. At ngayon po, araw ulit ng Biyernes. Oh. Alam nyo naman. At papakilala po ang ating mga kasama dito sa ating studio. Arman Benko po, nagbabalik. Mga dalawang programa akong nawala. Pero ito po, nagbabalik Arman Benko para sa inyo, Angelpreneur. Mamaya po ay magbabalita si Arman sa mga ginawa niya sa kanyang paglalayag para sa ating bayan. Para sa mga tao natin na nais ding umunlad sa buhay nila sa pamagitan ng enterprise. At ang nakaraan pong mga araw ay balikan lang natin sandali yung ating 21 steps sa pagninegosyo. Gayun din yung 777 kasi po yan ay divided into 7 parts. Mm. No? Pagkatapos niyan, graduate na kayo. Mm-hmm. At natalakay natin nung mga nakarang mga linggo ay yung ambisyon, yung belief, yung paniniwala mo sa sarili mo, at ganun din yung choice, not crisis, not chance. So yan po ang patuloy nating tatalakayin ngayon. At mamaya ay tuloy nating tatalakayin tungkol sa tax. At napag-usapan din natin na kailangan tayong magbayad ng tax, pero dapat maalam natin anong dapat nating bayaran, ano naman ang hindi dapat nating bayaran. Kasi minsan po, hindi ganun kadali yan, bayad ka ng bayad, yung pala, oops, mali ako. O kaya, oops, hindi ako nakapagbayad. Iyari ka sa pamahalaan at pahigpit po ng pahigpit ngayon ang BIR sa kanilang pagpapatupad ng pagbabayad ng tax para sa bayan. Yung nga hinahabol-habol din natin kung talagang para sa bayan yun, pero sa ngayon po ay hindi yun ang ating topic. Kung hindi ano yun dapat mong bayaran, ano yung hindi. At pabago-bago naman ng mga batas, alam natin lahat yan. Not all can be entrepreneurs, but I remember Dean Pax noon nung kalalabas ka ng libro. But everyone can be enterprising. Ah, galing mo! So, pumako sa isip mo yun? Ayusin, alam mo naman ako, kinukot kita lagi. Ang galing mo! Kinukot kita lagi, ha? Tama yun, di ba? Maganda. Pagtanda ko yan, nung unang-una kong nagamit si Dean Pax, hindi ko pinasal... kinatas ko muna sa Iloilo. Doon kami naging close, eh. Nung isang almusal. Oh. Sabi niya, pinagod mo na ako, nag-seminar na ako sa yun bago ako magsalita. Miski na tayo, Father, kayo, nagpapatakbo kayo ng isang organisasyon. Tandang-tanda ko yung binanggit na sense of ownership. Okay. Sa Tagalog, sabi ni Dean Pax noon, malasakit. Yan ang tumatak sa utak ko. Akala ko noon, magaling, mabait, masipag lang ako. Magaling, mabait, masipag. Oo. Okay. Hindi ko alam indirectly. Wala ba yung mayaman? Wala. Wala. Tsaka makisig. Wala. Sa result. Wala pa. Noong panahon na yun. Hindi ko alam indirectly. Yun ang tinuturo rin sa akin. Nung una kong mentor, katukayo ni Dean Pax, si Francisco Colayco. Tinatrato niya ako noon na parang akin yung opisina. Wow. Mm-hmm. Oo, noon. Okay. Aside sa posisyon, kung ano yung designation ko doon sa Colayco Foundation, kung itrato niya ako, parang akin yung kumpanya. Mm-hmm. Akala ko yun lang ang ibig sabihin ng sense of ownership. Mm-hmm. Yung pala, thinking na, what if, noon may nauso ha, yung Baller Band. WWJD. What would Jesus do? Uh-huh. Di ba? Reminder yun noon eh. Parang ganun din yung being enterprising and mm-hmm. sense of ownership. Kung empleyado ko ni Dean Pax, miskin na nakakatakot, miskin na pinapagalitan ako, kapag mag-isa na ako, what would Dean Pax do? Mm-hmm. What would Father Francis do? Yung mga tao mo rito sa, uh-huh. sa network. Pag wala yung amo, pag wala yung mm-hmm. entrepreneur, pag wala yung big boss. So, maaaring hindi tayo kagad yung big boss. Maaaring katulad ng nanay ko, 40 years nagtrabaho, hindi siya nagnegosyo. But she can be enterprising and have that sense of ownership. Malasakit doon sa pinagtatrabahuan. Mm-hmm. Oh. Good student. Magaling. Pero kasama ba doon sa sinabi mo ay yung maging resourceful din? Yes. Kasi pag nag-isa ka na lang, teka, ano gagawin ko? Yeah. Di ba? Yung resourcefulness yata, mahalaga yon. At tanggalin yung mediocrity.
Pwede na to. Pwede na to. Customer is everything. Correct. Market is everything. Kahit anong ganda ng produkto natin, pag hindi mo hawak yung markado, di ba? So, yun, ang pinakadahilan para hindi mawala yung customer. Si Suki yun eh. Yun. Hindi mo binigo yun eh. Hindi mo binibigo yun. Well, yun nga madalas kong sabihin sa pag-lecture ko sa marketing sa agriculture o sa planning pa lang, planning. Huwag niyong isipin anong kayang produkto yung itanim. Ang unang isipin nyo, may bibili ba? Obligasyon na tinutupad natin sa ating advokasya, tulungan yung mga migranteng manggagawa dahil siguro sila ang isang malinaw na sektor ng lipunan na talagang nagpakita ng nagsasakripisyo, mawalay sa pamilya.